Hi, followers! Welcome to another episode of Hotels of the World Char. Lana na layover ko hotel tour. Pero anyway, guys, excited ako today, especially for this week's vlog kasi nandito ako sa Mexico City! Pero as usual, bawal na naman po tayo lumabas. And then favorite pagkain ko kasi Mexican food, guys. So yun ang gagawin ko. If you're interested, please keep on watching. Hi, followers! Welcome back! And if you're new here, my name is Paolo, and in this channel, you will see a lot of cooking, food, travel, and hotels around the world. Char, diba? Hotel ulit! Kim! Chu! Baka namin! Anyway, guys, sobrang excited na ako kasi like what I said, nasa Mexico City ako and favorite ko talaga Mexican food, like with a passion, Mexican food. So, nabalitaan ko na yung Uber Eats dito sobrang sarap daw and super mura. So, ayan, umorder na ako. Pinili ko yung top rated na Uber Eats kasi wala naman ako talagang alam dito ng mga names of restaurants. So, excited na akong dumating yung Mexican food. And I want to take this opportunity to say thank you sa mga nag-greet sa akin ng birthday ko. Birthday ko kasi ng isang araw. So, thank you sa mga nag-greet. Thank you so much. And papakita ko sa inyo, guys, kung ano yung mga in-order ko. It's lunch time today. It's lunch time ngayon. So, ang gagawin ko, i-share ko sa inyo kung ano yung mga in-order ko for lunch. And mamaya, o-order din ako for dinner. Try ko iba-ibahin. May hotel tour muna tayo, guys. It's very basic, pero maganda. Maganda actually yung hotel kasi may courtyard siya sa gitna. So, mini sofa ulit, office, and then may view. Wala pang view kasi it's only pasinig pa lang ang kaarawan. It's only 6 a.m. So, that's it. I have a big bed, so super okay. And the fridge is there, but I don't have baon. And then, this is the toilet. Ay, laki! Nalagyan na lang sana ng steam dyan. Wala na namang bidet, guys. Alam na rin. Guys, so medyo nahihirapan lang ako sa pagkuha kasi nasa kabilang exit pala siya. Sobrang bait na mga staff dito, so tinulungan nila ako with my, because my Espanol is very bad. Char. So this is from La Casa de Toño, which means the house of Mr. Toño. Char. So this is what I ordered, guys. Ito. Dito ako excited kasi it's very not me na mag-try ng hindi ko pa natatry. This is called Mexican Sope. So, it's made of tortilla with karne yung pinili ko. Carnitas. Tapos yung tortilla niya, ayan. I think iba lang siya ng pagkaluto. O basta may tortilla sa ilalim. And then, for the dressing, guacamole something. And then, ito, chicken quesadilla na ang liit pala niya. Kala ko tatlong piraso. Pero super excited. And ito, hindi ako masyado mahilig dito, pero I ordered lechon flan. May instructions pa ako, diba? Yeah. Sobrang na-excite ako talaga. Unahin na natin tong sope kasi ito yung hindi ko pa natatry ever. And ayun, parang cheese yung iba. So, meron siyang mga vegetables din. So, parang nga siyang may tortilla sa baba, guys. Kita nyo ba? May tortilla sa baba. Tapos, yung karne, para siyang pulled beef yung pinili ko. With beans and, I think, cabbage. So, try na natin. Ang sarap. Ang sarap talaga pag Mexican food. Lalo na yung combination ng karne, tsaka ng salsa, or kung ano man yung nilalagay nila. Sobrang swak eh. Kalimutan ko lagay yung sauce. Ayoko ibuhos kasi baka biglang super anghang naman yan. Tikman muna natin, guys. Ito, guys, ano lang to? 40 dirhams. So, parang 500 pesos.
Oh my god. Hindi yata ito gawa ka muna guys. Parang sili la. Sili at akala ko guacamole siya. Green chili pala siya or green salsa na maanghang. Lord, buti na lang tinikman ko kasi plano ko ibubuhos ko siya dapat. Pero anyway, ang sarap nitong sope guys. Hindi ko pa ito nakikita sa Mexican restaurant. Next natin titikman, ito, kasi baka sili din. Pero guacamole to for sure. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay. Good guacamole siya. So, I think kesabilia nila, similar sa tacos. Char. Na ito talaga yung traditional fajitas. Ay, fajitas kesabilia. Interesting. Okay naman siya. Okay lang. Kayo guys, anong favorite niyong dish or cuisine? Ako talaga gusto ko Mexican. Nahilig ako sa Mexican before gusto ko ng American. Char. Sa Manila ba? Or sa, meron ba kayong alam sa Manila or sa Dubai na best Mexican restaurant? Or kahit around the world, puntahan ko. Yes. Oh my God! Oh my God, guys. Ubus ko na siya. Para ako na yung patio. Actually, sabi din nung Apple Watch ko, breathe. Meron pa tayong dessert, guys, na titikman natin. Hindi ko alam kung susundin ko ba yung instructions kasi lagay daw siya sa plate. Use this as a plate. Chilyuin pala muna sa sides. Dito ba nag-originate ang leche flan o sa atin? Bebe. Shucks. Leche flan nga. Guys, at least I'm proud na nakapag-try ako ng iba, ng different, yung sapo nga. Kasi usually pag umu-order ako pare-parehas, sigaw kumain pero yung mga gusto ko lang. Na-jetlag ako guys. Anyway, so this morning it's 7 a.m. here. It's breakfast time. So umorder ako nito. This is from the room service, Norteño Eggs. Meron daw siyang beans, and then scrambled egg with dried beef. And then, of course, kung tayo may kanin, sila may tortilla. Dried beef nga siya, na hinalo siya sa egg. Sarap, lasang very, paano ko ba explain ang Mexican food? Very makarne, meaty ang lasa, that's why I like it. Food critic ka, girl. Lagyan mo ng beans, tapos... Gabi, ang sarap. Mukhang lalang, pero ang sarap. Masarap na Mexican food. Meron akong friend, shout out to Gina. Follow niyo siya. May YouTube siya, Gina, ano. But anyway, nagbakasyon sila ng family niya sa Mexico. And grabe daw, gasarap ng food at super mura daw. And ang babait daw ng mga tao. Ang babait nga ng mga hotel staff. Ito yung lunch. Dumating na siya from Uber. So, ibang restaurant naman. Saka pala guys, nahirapan akong mag-order. Siguro mga 30 to 40 minutes ako namimili. Kasi, it's in Spanish and my Spanish is not that good. Oh my God! Ines, ano siya. So, tingnan, gino-Google Translate ko all the time. It's from so that's the tacos, guys. Beef tacos ang in-order. This is the guacamole. Or baka salsa na naman. Mabiktima na naman tayo. And then lime. And mga tinapay ni Sarah. Char! Okay, guys. Ito na siya. Thank you, El Ruseñor. This is not a sponsored video. Bekena men, char. So, ayan. I-zoom natin. So, first thing guys, ito yung enchiladas verde. Kasi it seems like ito yung sikat dito. Kasi every time nag-check ako ng menu, parang ito yung most popular nila. Tapos, beef tacos na, ano yung green na ito?
Baka sili yan, gosh. And then, chori queso. So, meron chilya, chiles, rojo. Para siyang tacos, guys. Ba't iba-iba yung pangalan? Tapos, ito. Saan kaya ito? I know, sobrang dami kong baon. Nalulula ako. Walang diet na nagalap dito. Pero, okay lang. Kain lang ng kain. Hindi naman kayo yung tataba, diba ako? Thank you. Skeptic lang ako dito. Ano kaya natin? Ano nga ganyan? Ano ba? No, parang some kind of a gulay. Gulay na medyo mapakla. So parang hindi ko siya masyadong gusto. Pwede bang alisin na lang? Saka bakit yung tank? Ano to? I'm sure masarap to and... Nasa Mexican pero hindi ko masyadong gusto. I was hoping na matigas na taco siya. Masarap pero kulang sa guacamole and top and sour cream. Guys, comment down below kung alam niyo kung ano to. Next natin titikman guys, itong queso fundido with chili corn, chili con carne. Grabe, cheese. Oh my gosh. So, yung chili con carne niya, guys, ito. Itong buong cheese to. Yung cheese niya, guys. So, ganyan siya kanali. Siguro, dapat tunaw to nung kinain. Tapos, tumigas na siya. Even blue cheese. I knew it! Medyo maasim. Hindi ko siya masyadong fry. Next is the enchilada verde. Ito siya. Oh, cake. Happy birthday! Creamy siya actually ah. Yung chicken niya, masarap yung pagkaluto. Malambot. Natatanong niyo kung ba't hindi ako nag-burrito. Yung captain namin, he's from here, Mexican. And then, I asked him na kung ano nga yung masarap orderin or kainin. Tapos na-mention ko yung burrito. Hindi daw dito sa Mexico City ang burrito. Hindi nila specialty ang burrito. So, walang burrito. Actually, kahit din sa menu, wala. Mix natin yung chilaquiles. May egg pa siya. Egg pala yung kinuha ko. Ito siya. So, taco siya, guys. Na natunaw. Hindi ko masyado siyang gusto. Ang pait ng tortilla niya, yung tacos mismo, ang pait. Kumbaga yung tortilla niya parang brown bread. Kumbaga sa bread, parang ito yung brown bread. Sa kanin, ito yung quinoa. Char! Ang dami ng ibang bunta, baka pang healthy to. Hindi ko talaga siya gusto, sorry. Hindi ko masyadong gusto, guys. I'm just being honest. Honest tayo dito, organic tayo dito. Char! Diba? Hindi gusto. Ayaw nito, ayaw nito. Overall, okay naman. Masasarap siya. Pero, wala akong nakitang masyadong super iba from mga nakain ko sa Dubai or sa States na Mexican food. Although, I'm not saying na yun mismo yung conclusion ng pagkain dito. I mean, I'm sure may mga places dito na super sarap. Siguro yung mga na-orderan ko lang at saka yung mga food na ina-order ko, baka hindi lang masyadong angkop sa panlasa ko. Baka pagka mainit yun na nasa restaurant ka, pati yung queso fundido? Ilaw. Ito yung biyahe niya from the restaurant to the hotel. Baka naapektuhan na yung food.